Magandang araw at magandang buhay mga ka-Herp. Welcome to my YouTube channel. So, kung naghahanap ka ng bike computer, so tamang-tama sa iyo ang video na to. Dahil sa video nito mga ka-Herp, ipapakita ko lang sa inyo, siyempre, ang pinadala sa atin ng Meylan Shenzhen Technology. Thank you very much, Miss Angela Yao. Ang Meylan Finder GPS Navigation Bike Computer. So, ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang features na pwede nyo magamit sa bike computer nito. Sobrang dami. Ayan, sulit na sulit ang perang ipambibili nyo dito, mga ka-Herp. Ilalagay ko mamaya sa description kung saan kayo pwedeng makabili. Ayan. So, sa mga previous videos natin, mga ka-Herp, na-unbox natin ang Meylan Cute Eye. So, tail light ito, navigation tail light. C1 cadence sensor, mga ka-Herp, pwedeng speed. Pwedeng cadence. Ang pangatlo is the Meylan C5 heart rate monitor. So, yung tatlo na na-unbox natin on the previous videos, pwede nyo i-connecta dito lahat, mga ka-Herp. O, diba? Panalo. Okay. So, by the way, mga ka-Herp, this video is sponsored by Meylan Technology. So, marami kayong pwedeng bilhin sa kanila, kagaya nitong Finder GPS na to. And, syempre, sobrang dami. So, ilalagay ko. Ayan. I-flash ko sa screen ang kanilang website at makikita ninyo ang mga iba't ibang binibenta nila na bike, computer, and bike accessories. So, ano pa yung hinihintay natin mga ka-Herp? Tara na at silipin natin ang laman ng kahon. Ayan. At mga features, syempre, ng Meylan Finder GPS bike computer. So, syempre, bago natin tingnan ang features ng ating bike computer, dito muna tayo sa ating box. So, sa front ng ating box, may makikita tayo siyempre ang kanilang brand name na Meylan at ang model ng ating bike computer, the Finder GPS Navigation. Big size and beyond the excellence. Wow, nakaka-impress naman ang kanilang box. And siyempre, sa kabilang side, may makikita tayo dito mga features kagaya ng Strava, Kumot, and etc. Yan. So, sa kabila, may makikita tayo dito mga specs. Ayan. So, ito yung mga pwede nyong i-connect kagaya ng app ng GPS. Pwede kayo mag-track. Meron kayong turn-by-turn navigation by Kumot. Wireless connection, syempre, ng Bluetooth 4.0 at ANPLUS. Support power meter. Support heart rate. Support speed sensor. Support cadence sensor. So, ang ganda nito mga ka-Herp. Ayan. And syempre sa kabila, sa ilalim, meron tayo ditong specifications na makikita natin dyan. At syempre yung picture kung paano natin pwedeng install. Yan. So from Meylan Hong Kong Corporated Limited. Yun o, napakaganda o. Diba? So dito tayo. So pagbukas natin mga ka-Herp, syempre makikita natin ang pinaka bike computer natin. So, set aside lang natin yan. Tingnan natin yung iba pang laman. Mamaya natin yan sisilipin. So, meron tayo ditong USB cord na micro USB. And napakakapal ng ating goma ng cord. So, napakaganda ng quality. Siyempre, ng ating cord. So, gagamitin natin yan pang charge ng ating bike computer. Next is yung ating mount. So, dalawa ang kasama ng mount natin. So, itong isang mount, ito yan. Yung plastic niya mga ka-Herp, ang kapal. So, palagay ko, hindi ito agad-agad masisira. And, pansin ko dun sa mount, meron siyang dalawang mount sa ibabaw at sa ilalim. Bahala ka kung paanong mount ang gusto mong gawin. Pero ako, ang gagamitin ko is ibabaw. Meron siyang joints. So, pwede mo ikabit ito kahit hindi mo na binabaklas yung iyong handle grip. So, panalo agad tayo doon, di ba? Oh. And syempre, may isa pang mount yan. Ito naman yung pwede mong ikabit sa stem. Nasa sayo na yan kasi kung saan mo gustong ikabit. So, yung una kasi is sa handlebar. Itong pangalawang mount is sa stem. Ayan. So, meron siyang rubber sa ilalim para hindi siya gumalaw-galaw. So, nasa sayo na rin kung paano mo to ikakabit sa iyong stem. Kung ikaw ay naka-short stem, malamang hindi mo to pwedeng gamitin. Pwede lang to kapag ikaw ay naka-long stem. And syempre, meron tayong kasamang dalawang rubber shim. Yan, isang makapal at isang manipes.
So, yung manifest ang magagamit natin kasi makapal yung ating handlebar. Kung ikaw ay may manifest na handlebar, so yung makapal na rubber shim ang iyong gagamitin. So, sa rubber shim talaga, mga corp, ang ganda. Hindi siya ordinaryong rubber lang na nakikita natin. Napakaganda ng finish ng ating rubber. At lapat na lapat doon sa ating mount. So, hindi siya gagalaw at gagalaw. And meron siyang kasamang apat na rubber band. So, ito yung gagamitin mo kapag ang gagamitin mong mount is yung sa stem. Itong rubber band. Kasi ito ang ipanglalak mo dun sa mount para mailagay sa stem. Ayan. So, apat siya. So, napakadaming spare. So, pwede kang gumamit ng malaking dalawang malaki. Pwede ka naman gumamit ng dalawang maliit. So, nasa sa'yo na yun. And, syempre, mayroon siyang kasamang Allen wrench, pamihit ng ating mount. At, meron siyang dalawang manual. Basahin muna. Kasi, napakadaming features ng bike computer na to. Mas maganda kung mababasa ninyo para malaman ninyo kung ano yung mga pwede nyong magamit na data ng ating Mailan Finder GPS Bike Computer. Yan. So, yan yung mga laman ng ating kahon. So, punta ngayon tayo sa ating pinaka-bike computer. So, tingnan muna natin ang pinakalabas ng ating bike computer. Yan. So, sa harap, may makikita tayong 2.6 diagonal display or screen display natin. Napakalaki nito, mga warp. Kitang-kita natin ang data na ipa-flash sa screen ng ating bike computer. At syempre, meron siyang 6 button, the power button, the up and down button, the menu button, the stop and stop button, and the next button. So, yan yung mga gagamitin mo para ma-navigate yung screen ng ating bike computer. Sa likod, mga corp, yung mount, syempre, para maikabit natin dun sa pinakita ko sa inyo kanina na mount. And meron tayo ditong parang serial number yata ito, mga corp. Ayan. Tapos, meron tayong rubber. Ito, nakatago dito, mga corp, yung ating micro USB port. So, dito mo pwedeng i-charge at dito mo din pwedeng maglagay ng data. So, yan. Safe na safe sa ating tubig. So, syempre, meron din tayo dito makikita na information. May model finder, input 5 volts, 5 amp, capacity 1,200 milliamp, and assembled in China. Yan. So, yung plastic niya, mga ka-erp, napakaganda ng quality ng plastic. So, palagay ko, matibay ito kahit bumagsak ito. Yan. Matigas-tigas yung plastic ang ginamit nila, mga ka-erp. Mukhang hard plastic ito. Yan. And then, syempre, yung rubber ng ating button, is ang kapal ng rubber ng ating button. Kaya pag pinipindot ko, may katigasan. So, hindi mo siya agad-agad mapipindot. But kailangan lagyan mo pa ng pressure yung pagpipindot mo. And, syempre, kailangan buksan na natin. Yan. So, tara, buksan natin. Yon. So, pag tumunog, syempre, may lalabas na Mailan Outdoor Navigated Bike Kumot. Yan. So, pag bukas, may makikita kang time, date, battery percentage, yung brightness niya ng ating screen. Siyempre, may makikita ditong 6. So, dito sa 6 na to, ito yung mga connecting devices na may ko-connect mo dito sa ating bike computer. So, kapag naka-black, ibig sabihin connected yon. Kagaya ng ating GPS, so ibig sabihin naka-on ang ating GPS. Yung Bluetooth natin, ibig sabihin naka-on. Meron naman tayo ditong power meter, ayan, heart rate monitor, cadence sensor, and syempre speedometer. So, itong apat na to, wala pa tayong nakakonect. So, pwede mong i-connect ang C5 heart rate monitor mo, yung iyong C1 cadence speed sensor, pwede kang mag-connect ng dalawa nun, isang speed at isang cadence, at syempre meron tayong power meter. Yon. So, napakaganda mga corp. So, tingnan natin. Naka-default off pa ang ating backlight. So, kailangan mong pindutin ang up button para umilaw yung ating backlight. So, iilaw na yan. So, nasa sa'yo na yon. Kung
gaano kalakas ang gusto mo. So meron tayong one setting, low, medium, and high. So meron tayong tatlong lakas ng ilaw. Low, medium, high. So para patayin naman yung ilaw, pindutin mo lang yung down button, mamamatay na siya. Yan. So steady lang natin yung ilaw, lagay natin sa high para makita natin yung napakagandang features ng ating bike computer. So punta ngayon tayo sa menu. Yan. So pag pinindot mo yung menu, makikita mo dito yung mga data na i-display or ipapakita sa iyo ng ating bike computer. Meron tayong 9 currently display na data. Ito yung sinetup ko. Ito yung gusto kong makita habang ako ay nag-ride. So, pwede mong baguhin ito. Meron itong 42 data na pwede mong pagpilian. So, pwede mong i-customize ito. So, napakadami mga curve. 42 data. So, nasa sayo na yon. Pero ako ngayon, ito lang ang gusto ko na data na nakikita. Kagaya ng speedometer, HRM, yung distance na natatravel mo, minimum heart rate, cadence, total time, accumulated time, temperature, and syempre yung odometer. Yan. So, 9. Ngayon, kung gusto mong bawasan at lakihan yung font, pindutin mo lang yung up. Yan, magiging 7 na lang. So, nawala na yung dalawa. Pag pinindot mo uli yung up, magiging 5 na lang. Palaki ng palaki yung font, pero paunti ng paunti yung data na naka-display. So, 3 na lang and 2. So, ang pinakakaunti na display na pwede mong gamitin dito is 2 lang. So, ang laki. Yan. So, ang natira is speed at HRM. So, ibalik natin sa SIAM. Yan. So, kung malinaw ang mata mo, pwede na yung naka-display lahat. Pero kung medyo malabo, pwede kang mag-display ng 2. So, di ba? Ang ganda mga curve. So, punta ngayon tayo mga curve sa setting. So, para mabuksan ng setting, long press ninyo yung menu. Yan. So, may makikita kang zone. Setting. And connect. So, 3 lang yan mga curve. Zone, setting, connect. So, dito muna tayo sa zone. Itong zone mga curve, gagamitin mo to kung ikaw ay nagte-training ng pangangarera. Kung hindi ka naman nagte-training, kung gusto mo lang lumakas, pwede mo rin itong gamitin. So, para mabuksan natin yung zone, pindutin nyo lang yung stop and start button. Yan, meron tayo dito makikita auto lap, rival, training setup, heart rate zone, personal record. So, napakaganda nito mga curve. Yung auto lap, pwede mong i-on ang time and distance. Yan. Then dito sa rival, pwede kang maglagay ng speed. Ito yung para kang merong hinahabol. Di ba? Pwede mong i-on, pwede mong i-off. Sa training setting, meron kang time, distance, max speed, max cadence, max HRM, max power. So, iseset mo to kung gusto ko mong merong targetin na mga nabanggit ko sa training setup. So, ito yung hahabulin mo or yung i-achieve mo pagdating sa pag-training. So, meron nagbong monitor sa iyo kung naabot mo na yung distance, naabot mo yung max speed, yung max cadence, yung max HRM, max power, at yung time ng iyong gustong training. Then, after nun, yung HR zone naman. Ito yung heart rate zone. So, dito lilitaw kung ano yung mga target mo na heart rate zone. And syempre, yung personal record na mga dati mong data na naka-store dito sa ating bike computer. So, yun yung first setting. So, balik tayo ngayon. Punta ngayon tayo dito sa setting. Ito yung pinaka-main setting ng ating bike computer. So, meron ka dito makikita ang setting, data management, unit, at user info. So, meron siyang 4. So, dito ngayon tayo sa pinaka-setting. Meron kang makikitang sound. Siyempre, yung time zone natin, Philippines, yung plus 8. Time format, pwedeng 12, pwedeng 24. Language, siyempre, English tayo.
backlight time stay on syempre ko. Odometer, ayan, pwede mong i-reset sa zero. Calibrate altitude, ayan, pwede ka mag-calibrate. Auto pause, syempre, napakaganda nito mga curve. Syempre, on. So, pag hindi ka gumagamit o hindi gumagalaw ang iyong speedometer, mag-auto pause siya. Ngayon, kapag gumalaw uli, mag-i-start uli ang ating speedometer o yung ating bike computer. So, napakaganda nito, di ba? And then, syempre, result to default. Okay? So, punta ngayon tayo sa susunod, ang ating data management. So, dito sa data management, ito yung naka-display sa inyo, mga ka-erp, kanina na pinakita ko yung sa inyo na SIAM. So, dito, pwede kang mamili. So, napakaganda kagaya nitong nasa ibabaw, speed. So, pwede kang average speed, max speed, cadence, average cadence, max cadence, HRM, minimum HRM, average HRM, max HRM, altitude, max altitude, minimum altitude, ascent, descent, grade, VAM, power, balance, max power, average power, average balance, current time, temperature, press or pressure, heading, latitude, longitude, calories, GPS, RSI, heart rate zone one time, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, zone chart, accumulated time, total time, lap, distance, odometer, yon. So, napakarami mga 42 total data ang pwede niyong pagpilian. Okay? So, ito yung pwede mo. Okay? So, alin dyan ang inyong papalitan. Bahala ka na kung ano ang gusto mo. Pero ako, ito yun na yung aking gustong naka-display. Yan. No? So, proceed tayo sa susunod. Dito naman sa unit, pwede ka ng distance ng iyong kilometer or meter. Altitude mo, pwedeng meter. Perimeter, millimeter. Temperature, degrees Celsius or degree Fahrenheit. Yung weight mo is kilogram or pound. So, nasa sayo na yon. Pero ito na yung naaking na setup. Then, punta ngayon tayo sa ating user info. Yan. So, weight, pwede kang magpalit nito. Yan. So, sana 74 kilogram tayo, di ba? So, pwede mong palitan yan. Ayan. So, sabihin na natin tayo ay 56 kilogram. Tapos, yung ating device info, free space, firmware, model, syempre, at yung serial number. So, napakaganda na ito, mga ka-erp. And balik tayo dito sa pinaka-display natin, mga ka-erp, yung 9 data na naka-display. Pag pinindot mo yung next button, mga ka-erp, lilitaw dyan yung ating speed, altitude, ascend, descend, grade, and VAM. So, meron dyan graph ng iyong pagbabike sa mga ahon-ahon. Okay, di ba? Ang ganda na ito. Pag pinindot mo naman yung next, babalik ka dun sa 9 display. Yan. So, subukan natin mga curve mag-connect ng ating heart rate monitor at speed cadence sensor. So, para makapag-connect tayo ng device sa ating bike computer, kailangan makapunta tayo sa ating settings na connect. So, pagka bukas natin ang connect, lalabas ang ating connection dyan. Meron tayong GPS at Bluetooth. So, pindutin lang natin ang add device. So, kung makikita nyo mga curve, meron tayong dalawang speed sensor kasi naka-activate ang Bluetooth natin at add plus. So, dalawa talaga ang makikita nyo dyan. So, magiging apat yan dahil na-turn on natin ang ating heart rate monitor. And then, seselect lang natin lahat yan. Yan, no? So, isa-isa natin lalagyan ng check. And then, exit lang natin. Ganun lang kadali mag-connect ng ating device. So, connected na ang ating Meylan speed sensor at heart rate monitor. So, tingnan natin kung madedetect nga ito ng ating bike computer. So, back lang natin siya. So, ayan na mga connected na. So, meron na tayong HRM,
At meron na tayo minimum HRM. So yung speed, wala pa tayo mga kerf kasi hindi pa natin yan nakakabit sa ating bike. So susunod na video natin mga kerf, itetesting natin ito sa bike ride natin. Napakaganda, di ba? Bukod nga pala mga kerf, sa speedometer, cadence, heart rate, and power meter, pwede rin itong i-connecta sa iyong Kumot application para magamit mo ang turn-by-turn navigation ng ating bike computer. So, isasabihin sa'yo dito kung ilang meters ka na lang bago lumiko. Yan. So, wala siyang map na i-display. Ang makikita lang niya dito is distance kung ilang meter ka na bago lumiko. So, turn by turn. Ibig sabihin, sasabihin niya lang kung liliko ka sa kanan or liliko ka sa kaliwa at gaano na lang kalayo yung liko na gagawin mo. Okay. So bago para magamit mo 'yon, syempre kailangan mo i-connecta ito sa Kumot na application sa cellphone at or Android or iPhone. So napakaganda, 'di ba, mga? So sasanayin mo yung sarili mo kasi sanay tayong gumamit ng map mismo. So syempre bago lang sa atin. So sanayan lang talaga para magamit mo ng maayos yung turn-by-turn navigation ng ating bike computer. So ayan mga kerf, napaganda ng ating Meylan Finder GPS Bike Computer. So ilalagay ko sa description mga kerf kung saan kayo pwedeng makabili nito. At syempre yung link ng tatlong Meylan product ng C1 Cadence, C5 Heart Rate Monitor at Cute Eye. So napakaganda ng mga Meylan products. Okay. So, pindutin lang ang subscribe button mga kerf para updated kayo sa mga susunod natin na video. So, gagawa tayo ng video na ginamit natin to sa pag-rides. Ayan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye!